Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. And on today's vlog ni Payong Kaibigan ay mabilis ang update lamang po tayo. Tungkol po ito sa mga magiging kaganapan dyan sa paliparan or sa airport natin sa Pilipinas. Okay, to be specific po, ang topic na pag-uusapan natin ay ang tungkol sa gradual reassignment ng mga airport terminals natin dyan. Okay, so when we say gradual reassignment, ito po ay unti-unting pagbabago ng mga airport terminals natin dyan sa Pilipinas. Diba? Yung assignment ng mga airlines. Okay, so when we say gradual, ito pong activity kasi will be implemented over a period of 3 years. So, hindi naman po ito agad-agad para at least hindi po ma-disrupt or maabala, di ba, yung airline operations. Okay? Backstory lamang po tayo. Dati po, di ba, ang international airport natin dyan ay pinamamahalaan ng MIA, ng Manila International Airport Authority. So, nagkaroon po ng bidding at simula po ngayong araw na ito, September 14, 2024, ang mamamahala na po sa operations and maintenance ng ating NAIA will be yung NNIC, yung New NAIA Infrastructure Corporation. Ito pong NNIC is under po ng San Miguel Corporations. Okay? So ito po yung mga mangyayari, di ba, sa mga darating na mga araw. Sa Terminal 1, dyan po ay international flights lamang at international flights po ng Philippine Airlines. Okay? Sa Terminal 2 naman, domestic flights lamang po dyan. At domestic flights po ito ng Philippine Airlines and Cebu Pacific. Sa Terminal 3, dyan po ay puro international flights. International flights po ng Cebu Pacific, AirAsia, and other international airlines. So, andyan na po, di ba? Yung iba't ibang international airlines, kagaya ng Saudia, diba, nung Qatar Airways at kung ano-ano pa. And sa Terminal 4 naman, dyan na po ay magiging domestic na lamang po ng AirAsia. Okay, so yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Kung ito po ay nakatulong sa inyo, please don't forget to like this video at i-share nyo po ang video na ito para mas marami pa pong makaalam, diba, sa hanay nating mga OFW. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.